Sandali lang po at si Governor Joseph Cua ng Catanduanes via Zoom. Governor, magandang umaga po, Governor. Morning, kabayan. Good morning sa mga kinikinig ng Galeradyo. Kahapon po nakausap namin si Mayor Rodolfo ng Bato Catanduanes. Ito ang binabanggit niya. Isang buwan matapos daw manalasa ang bagyong Rolly sa Catanduanes, hindi pa rin nabibigay ang lahat ng tulong para sa mga residente sa bayan ng Bato. At bagamat marami nang nagpahatid ng tulong hanggang ngayon, nasa Kapitolyo pa rin at hindi pa rin na ipapamahagi. Ha? Tapos kumaari daw madaliin ang pamamahagi para makarating kaagad sa mga residente. Ang problema po, ang sinasabi din niya, pinadadaan pa rin po sa foundation ninyo, private foundation na Governor. Ano po reaction niyo dito? Alam mo na, Mayan, yung sumama yung bagong Rolly, pinakamalakas na bagis sa Panduanes. Opo. Yung, out of the three typhoons. And then, November 2 po, nag-umpis na kami magbigay ng relief goods kasi may mga pre-position tayo before the typhoon. Ugali natin yan, nag-pre-position na tayo ng mga goods, ano? And November 2 po, nag-umpisa na kami magbigay sa mga barangay sa Bato, no? Kung saan nga from November 2 to November 10, 16 na barangay sa nabigyan namin out of 23 barangays ng municipality of Bato. And that time po, kabayan, is hindi possible lahat, ano? Yun po ang ano. At November 7 po, na nabigyan ko si Mayor Gianni ng 500 sacks of rice na galing Sorsogon, ano? Mm-hmm. Kung saan maaaring alam mo pa rin sa MBC, baka hindi siya na-update ng mga tao niya. Sa ngayon po, we have, ano bigay namin sa municipality of Bato, 384 persons na miling pang-apat na beses sa kami nagbigay ng relief goods. Ang sinasabi niya siguro ng delay tungkol sa cash donation na kung saan kahapon po nagkaroon kami ng meeting with the League of Municipality, no? Uh-huh. Isang mayor na nandito. Nandun ba si mayor doon? Present to si mayor? Doon po, nandun po si Mayor Gianni Rodolfo at binali ko yung tanong sa kanya. Sabi ko, Mayor Gianni, yung cash donation yung natanggap sa municipality of Bato, na-disburse muna ba? Hmm. Paano pag-disburse? Kasi ano ka ba yan? Ang pag-disburse ng cash donation, ano pa yan eh? Dadaan yan sa council, no? Yung sa atin naman, sa probinsya is provincial. Provincial, Sabi ko isa, municipal residential council, no? Nakakatuwa dahil nga ganoon din sila. And then dadaan pa yan after the council, pura-pruman lang sangunian palalawigan yan, ano? Marami pa lang dadaanan. Pagkatapos ng provincial, dadaan pa sa sangunian na bayan. Ayun. Opo. Hindi naman pagkatanggap yung pera at madi-disburse mo na. May proseso po yan. Siyempre, pag may proseso, madi-delay. In fact, baka mauna pa kami sa mga munisipyo na mag-disburse ng cash donation kaysa mga munisipyo. Ay, paano yan? Mula sa provincial, sa sanggunian, kanino ibibigay yung pera? Kanino idadaan? Kay Mayor? Bayan, ano, kami po ang mag-disburse yan kung ano mga kailangan na bilhin, ano? Na kung saan nga ang na-approve namin sa 30 plus million na natanggap ng Kapitolyo is more on pagbili ng yero. Kasi marami yero ng kahit ang Duanes. Ay kasi meron din kaming kopya ng kanyang sulat sa pinarating ko niya kay Pangulong Duterte. Sabi niya dito, yun daw 24 million pesos sa mula sa iba't ibang private at public donors or a total of 34 million donation extended to the province of Catanduanes through the office of the governor. Ito ho ba ay naikalat na sa mga munisipyo? Kabayan, ang proseso po niyan, ibibili namin ng gamit yan. No? Paano na-approval sa council at na-approval sa kung nipalalawigan. Okay. Paano na-bibili na kalagay dun pong yero, I think something like pagbili niya yan, almost 19 million na mapupunta sa pagbili ng yero dahil yung okay. Pagkakulang ng bahay. No? Uh-huh. So yung kabayan, hindi po din siya ng governor at kung sino man kundi po, a council and then approve of the okay. Panalagay. Okay.
paano ba ang basis natin no sa pagbibigay ng tulong? Siyempre hindi pare-pareho ang presyo niyan ang tutulong nyo. So ano-ano ang magiging basis natin para sa ganitong bayan ito dapat ang maging tulong sa kanila? Depende po 'yan sa reported damage. Damage. Okay. Sa atin siguro baka po tayo mostly sa ano 'yun sa pagtulong magkaroon ng materyales sa mga tao. Mm-hmm. Birak ang capital talaga ng Birak, mas marami rito. Sa Birak. Kailan Birak, ano? And then yung bato naman depende 'yan sa total damage na reported ng municipality ng Bato. Opo. Ano yung sinasabi ni Mayor na dinadaang pa raw ninyo sa foundation? Ganito yan, kabayan. Nag-offer po ang foundation ng aming pamilya ng free logistics kasi negosyo namin yan para Manila. Mayroon kami mga tracking, ano? O, tracking. Sa tabako. Oh. So, dahil na walang mass transportation para makarating yung mga donation sa Catanduanes, nag-offer ang Andupua Foundation ng free logistics kung saan nagkaroon ng issue dyan dahil nga yung nagbiyahe yung BRT Tarlac o Catanduanes, kulang yung pangarga. So, yung nandun sa warehouse ng Andupua Foundation sa Manila, 6 na truck ang kinarga doon na dinaan sa BRT Tarlac na kung saan mayroon papuntang Bato doon kaso nandun sa warehouse namin at pinupulot. May nakataging kasi yun na may taging kasi yun na kabayan na halimbawa ito nadaan sa Andupua Foundation. May tag kasi yan na Andupua Foundation para libre yung pamasahe. No? Okay. So walang bayad ho yun? Walang bayad governor? Yung kabayan, kaya lang siyempre, alam naman na hindi nawawalang politika ngayon, binabas-bas tayo ng social media na kung saan na dinadaan pa doon. Hindi po dinadaan doon. Nag-offer kami ng free logistics sa mga gusto magpadala ng donasyon para Manila. Okay. Okay. So ngayon po ba ay naipamahagi na lahat ng mga donasyon? In kinds at saka pera? Yung pera po, yun nga, by next year siguro mag-PR tayo ng mga materials na na-approve sa council. Mm-hmm. Pero as relate goods po, kabayan, sa ngayon po, ang Bato po is, municipality of Bato po is, we already given for relate goods, is almost 4 times, ano, 384% na po ng lahat ng household ng Bato na tigil ng probinsya. Opo. Ay tuloy-tuloy pa rin ba ho ang dating ng mga tulong mula sa mga pribadong mamamayan? Tuloy-tuloy po, kabayan, at sa pagkakataon na ito, nananawagan ako na yung gusto kong tumulong sa amin, mas grabe po ang pinsalang nangyari sa amin ng tatlong bagyo, especially yung bagyong Ronnie. Kaya sana hindi naman lahat sa ibang lugar, huwag sanang makalimutan ng Catanduanes. Po, gaya ng Birak Catanduanes, may nag-bibero sa amin na humihingi ng tulong na yung bahay daw nila ay nasira. Ay, yung ganun, no, sinong tumutulong? Depende po, pwede pumunta sa mayor at pwede pumunta sa kapitolyo. Mayor ang bahala na ho doon. At sabi niyo kasi, yung pera, ibibili ng mga materyales, yero, kahoy, para sa mga nasiraan ng bahay. Di po ba? Opo, kabayan. So, bahala na yung mayor? Opo. Okay. So, ano ngayon ang nagiging may problema pa ho ba? Papuntang, halimbawa, ang biyahe papunta ng Catanduanes, okay na ba? Normal na po, kabayan, ang biyahe. Oh, mga ilang oras ho yun? From Tabaco, via ferry boat po, 3 oras. Ah, 3 oras. Pero from Manila... May South Road yon, normal lang yun, mga more than 10 hours po pag-track. Okay. Pero sa ngayon, pang mass transportation, kaya wala masyadong walang padala. Kung magpadala ka ng mga relief goods o naman ang bagay from Manila, medyo mahirap yun, kaya wala mga buses, ano. Kaya, normal ba ang buhay dyan? Bukas na ba mga tindahan? Nakokontrol ba natin ang presyo ng mga bilihin na governor? Opo, may problema tayo sa mga gulayan lang, pero as far as mga basic goods, ano, opo. Item, wala pong problema. Opo. Ay, meron pa ba tayong mga evacuees? Ilan lang po ang evacuees natin. Halos wala na po. Kasi mga eskwelahan, nasira din po, ano? Opo, maraming nasira yung eskwelahan. Sa Catanduanes, meron na ba kayong report kung ilang eskwelahan ang nasira? Hindi ko po memoryado yung figure, pero marami po nasira. Marami talaga. Okay. Okay, Governor, maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Good morning din po.